Mga gubat at karatan, tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang alam, ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Pinagyamanan ng lubusan, purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang ngalan, purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niniliwanagan ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaloob mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapakatawan ng ganap, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa, inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol, inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na araw na yaoy hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalot tampalasan. Naway ito ang mahuli
sa patibong nilang umang. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon. Tinutuya ng makasakim, sinusumpa ang Panginoon. Sa kanyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom. Ganito ang iniisip sa tuwi na niyong buhong. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinungaling magsalita, lapastangat, mapagbanta. Ang masakit kong mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang at ang nasay, patayin ang walang salat, walang malay na nilikha. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maaasahan ay sa iyo nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa'y ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansang ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati inyong katabi, mahal ka ni Lord. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Sabihin nyo nga, I am blessed. Mas malakas. Sa katabi mo, sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Mas malakas. Sabay-sabay natin sabihin, we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Sabihin nyo nga po, umiwas ka sa gulo. Ay, parang nanghina. Ulit, sabihin nyo, umiwas ka sa gulo.
Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, umiwas ka sa gulo. Ah, totoo yan. Ano? Hanggat maari sa buhay na buhay ko at buhay nating mga tao, ayaw natin ng gulo. Amen? Taas ang kamay na gusto ng gulo, taas ang kamay. Wala. No? Ayaw natin ng gulo. Subalit, hindi rin natin maiiwasan nang may mga tao na gustong guluhin ang buhay natin. Amen? No? Kumbaga, ito yung mga tinatawag natin mga kontrabida ng buhay natin. At kapag tayo'y nang pang-abot sa mga tao na ayaw naman nating makasak, makita, at gustong gumulo sa buhay natin, doon magkakaroon ng gulo. At kapag nagkaroon ng gulo, magkakaroon ng away. At pag nagkaroon ng away, magkakahati-hati. Amen? Kaya anong laging kapayo-payo sa atin ng ating mga magulang, ang mga lolo't lola natin? Umiwas sa gulo. Hindi naman masamang umiwas sa gulo, no? Ayaw lang natin na magkaroon ng pag-aawayan, di pagkakasundo. Ito ang makikita natin sa mabuting balita. Sapagkat ang mga Pariseo ay talaga nag-iisip na ng mga bagay-bagay para ipapatay si Jesus. Pwede namang kumprontahin agad yun ni Jesus eh. Subalit anong sinabi sa ating mabuting balita? At si Jesus ay umalis sa lugar na iyon. Bakit? Sapagkat natupad ang sinasabi no ng ikalawang talata o na ikatlong talata ng ating mabuting balita na kung saan sinabi ni propeta Isaías hindi siya makipagtalo mahinahon kung mangusap. Ipinakikita dito ng Panginoong Jesus na may mga bagay-bagay sa buhay na ito na kailangang iwasan at isa na dito ang gulo. No? Sapagkat kapag nagkaroon ng gulo, magkakaroon ng karahasan. At kapag mayroong karahasan, may masasaktan. Hindi ganyan ng Diyos, hindi ganyan si Jesus. Hanggat maari, no, maiwasan ang pakikipagtunggalian. Sapagkat siya, ang daladala ng Panginoong Jesus ay ano? Kapayapaan. Sabi niyo nga kapayapaan. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, peace be with you. Yan. Yan ang dala ni Jesus. Kahinahunan, no? Hindi pakikipagtalo, pakikipagunawaan. Yan ang dala-dala ng Panginoong Jesus. Sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Mikas, no? Ipinakita na dito ng propeta na may mga tao talaga, no? Umaga pa lang pagkagising sa umaga, ano ang iniisip nila? Ang kapahamakan ng iba. Kukunin ang hindi kanila, hindi kanilang lupa kakamkamin, maghahasik ng lagim, magiging marahas, makikipagtalo. No? Parte na yan ng buhay ng tao. No? May mga ganyang tao talaga. No? Hindi ko alam kung bakit. No? Subalit ang alam ko ay nung pumasok ang kasalanan sa mundo, ay ginamit na ng demonyo ang tao bilang instrumento niya para tayo ay magkagulo-gulo. Amen? Subalit may paalaala ang propeta at babala. Ano yung babala ng propeta? Kapag hindi kayo nagbagong buhay, kapag hindi ninyo inawasan ang pag-iisip ng masama, kung hindi nyo titigilan ang inyong pangangamkam, may parusang nakalaan ang Diyos para sa inyo. Mabigat ang binitawan ng propeta. Bakit? Sapagkat kapag Diyos ang gumawa ng hatol, kapag ang Diyos ang gumawa ng katarungan, ay pasensyahan tayo. No? Sapagkat ay ang Diyos kapag yun ay humatol, yan ay maka tarungan. Amen? Kaya ang unang pagbasa ay nagpapaalaala sa akin, huwag akong maging dahilan ng gulo. Kung hindi naman maganda ang gagawin ko, huwag na lang mag-isip ng kung ano-ano.
Hindi ko hahayaan na ang demonyo maglaro sa isip ko. Naalaala ko, no, ako'y nag-aaral sa Don Bosco Center of Studies, Dini, sa May Paranaque, no? Napakaganda ng sinabi ni Don Bosco. Sabi ni Don Bosco, an empty mind is the playground of the devil. Sabay-sabay nga tayo, an empty mind is the playground of the devil. Sabay-sabay nga tayo, an empty mind is the playground of the devil. Ah, ay kaya pala, kapag ikaw ay tatamad-tamad, ala, ipapasukan ka talaga ng masamang espiritu. Kasi, walang, hindi mo inaanong isipan ko. No? Hindi nag-iisip, pwede naman ako maghugas ng pinggan, maglinis, magtanim. Abay, kaaga-agay mag-iinom, maglalasing, maninagarilyo, machichismis na, ay, na, ayan na, ayan na. Hinahayaan natin ang demonyo na pumasok sa ating mga sarili at magiging mitsa para magkagulo. Amen? Kaya sa ating mabuting balita, tayo tumulot sa Panginoong Jesus. Umiiwas siya sa gulo. Alam niya na merong hindi magandang iniisip ang mga pariseyo. Umalis siya. No? Negative, ay alis ako dyan. Sapagkat kapag naging pinatulan ko yon, ay gulo. Tapos nung umalis ang Panginoong Jesus, anong ginawa niya? Nagpagaling siya ng mga may sakit. No? Lahat ang inaalihan ng masamang espiritu, pinagaling niya. Yung kanyang kaisipan, binuno niya ng mga magagandang gawain. Pagpapagaling ng may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, pangangaral ng mabuting balita. Kaya natupad ang sinabi ng propeta Isaías. Ay di tayo din, no? Bilang kamanlalakbay ko sa mundong ibabaw na ito patungo sa Diyos, tayo'y inaanyayahan ng ating Panginoong Jesus. Umiwas tayo sa gulo. Umiwas tayo sa karahasan. Sapagkat ang tinutularan natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus na maamo at mabuti. At meron din isa pang paalaala ang ating mabuting balita. Ano po yun, Father? Huwag akong maging pasimuno ng gulo. Ayan. Yan ang magandang paalaala. No? Sabi nga sa akin nung matatanda, kapag wala kang magandang sasabihin, ikagat mo sa puno ng papaya, ay di ang katay, o di mo masasabi. No? Kumbaga yung sinasabi dito, no? Ay, sa halip na gulo, ang isipin ko, o maging pasimuno ako nito, iisipin ko, ano ba ang pwede kong maitulong sa aking sarili, sa aking kapwa? Ano ang pwede kong maiambag upang lang sa ganun, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pagkakaisa dito sa aking komunidad. Na pipigilan ko ang sarili ko ng mag-isip ng masama sa iba. Sapagkat ako rin naman ay may nagagawang mga mali. Bagkus ang tingnan ko ay ang mabuting nagagawa ng aking kapwa. Hari nawa, sa tulong ng mahal na poong Jesus Nazareno, una, matuto akong umiwas sa gulo. Yan ang hihilingin natin sa poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, tulungan mo kong umiwas sa gulo. Pangalawa, hihilingin natin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, huwag nawa akong maging pasimuno ng gulo. At pangatlo, ang panalangin natin sa mahal na poong Jesus Nazareno, poong Jesus Nazareno, tulungan mo akong laging makita ang kabutihan ng iba sa halip ang kanilang mga pagkakamali. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos, ang ating mahabaging Ama, siyang hindi tumatalikod sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin.
Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang simbahan naway makita bilang tahanan para sa mga mahihina at mga dukha, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga lingkod publiko naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan ng may matuwid na hangarin, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga nagtalaga ng kanilang mga sarili sa kabanalan, naway ibigay ang buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway tingnan natin ng may habag at unawa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Mahabaging Ama, gawin mo kaming tunay ng mga lingkod ng iyong pagmamahal. Maging katulad nawa kami ng iyong anak na dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Hesus, ako'y inibig mo at inaking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya ng maipagkaloob. Babaliyas, inigintong dilokob ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamit. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa namang hena nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghen mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsasawak ng katawan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Asa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manang kamigos sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagap. Pag nagtiwalay, tutulugang tanggap ang kabutihan. Mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahang kamligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos banatag ka, maging matsyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manang kaligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakamtan. Announcement, mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ikalawa, maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse.
Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 piso. Ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Pagkatapos ng misa, wiwiksikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na natanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.